Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Itong update natin ay fresh na fresh, mga kaldab, na kung saan talagang mapapaisip po kayo sa mga nagaganap at nangyayari. Unahin na po natin itong GMA Kapuso, mga kaldab. Nakakadismaya po talaga, 101%. Alam nyo kung bakit? Ito yung sinasabi ko, mga kaldab, na hindi naman po nila artista si Congressman Espated, pero bakit todo ata ang pagpopromote nito? Bakit kaya patuloy pa rin po ang pagbibigay niya? O sabihin na natin na yung tipong kahit hindi naman po naaayon, sila na po yung gumagawa. Magugulat ka na lang kasi yung caption po nila, talagang kilig daw, pinakilig daw ni Congressman Espated si Mengay. Matatawa ka talaga, no? Tapos panay pa po ang post nila. Pagpaparamdam at pangiinis po sa Aldab Nation. Real talk yan, mga kaldab. Pero bago natin ituloy yan, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation, consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang video na to pagkatapos mong panoorin. At yun nga po, mga kaaldab, na kung titignan nyo at susuriin po, talagang desperado na po sila. Yung walang kaliwat kanan po yung paninira sa aldab, pang aasar, pang insulto, di po ba? Tuloy-tuloy nga po, mga kaaldab, simula po yung post ni Mengay. Uulitin ko, kung susuriin nyo po, talagang may pattern di po ba? Yung post ni Mengay, post ni Congressman Espated, para talagang magpo-post lang kayo kapag kami nag-post. O pag nandito na kami, saka lang kayo magpo-post. Di po ba? Ang tagal na yun kung titignan nyo, 2 weeks na po nakakalipas Pero bakit lang po nila ngayon pinagpo-post? Pero parang paulit-ulit lang. Kumbaga binigyan lang ng magandang angle. Binigyan lang ng magandang angulo, mga kaaldab. Yung tipong ganito rin siya, kaya lang may binago. Halatang-halatang in-edit po. Tapos saka pinos. Yung tipong ang daming lapses natin, baguhin natin, po ba? Yung tipong kailangan magpo-post tayo yung 101% na hindi ine-edit o yung hindi madaling makita sa mata. Tanging mga expert lang yung makakapansin at makakapuna. Di po ba? Well, may kanya-kanya tayong pananaw at opinion sa bagay na yan. Kayo na po bahala magkomento. At sa reaction ko po, sa pambabati ko sa akin ni yung sinasabi nga po ni Mirna Baluyot na wala daw po tayo ma-vlogs kaya siya po yung naging topic natin. Hindi ka naman po magiging topic, madam, kung wala pong nag-react. Normal lang po ito, sabi ko nga po sa inyo. Marami po kayong followers, marami ring Aldab Nation ang sumusubaybay sa inyo. Kaya hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na magko-comment po sila sa akin at magtatanong. Di po ba? Medyo mabigat kasi yung binitawan yung salita. Lalong-lalo na po patungkol kila Mengay, kay Tisoy at kay Congressman Espated. Hindi nyo po ako masisisi kung bakit ganun yung reaksyon ko. Hindi nyo po ako masisisi kung bakit ganun yung maging pananaw ko. Di po ba? Sabi ko nga po, nire-respeto ko at ginagalang kung ano man po yung komento ninyo. Pero ang sa akin lang naman, nagtatanong lang. Hindi naman po siguro masama yung magtatanong ka, di po ba? Sabi ko nga po, kung mayroon po kayong talagang 101%, po pwede nyo naman pong ilabas, ipakita sa social media. Wala na pong itinatago ngayon. Sa panahon ngayon, wala nang lihim na hindi po nabubulgar. Kaya kung sakasakaling mayroon po, ipakita nyo para mas maganda at mas talagang mas marami yung makakaintindi, di po ba? Kasi parang yung sinasabi mo, medyo kumbaga maraming nag-react di po ba? Alam nyo naman po, pagdating sa social media, nalalaman at nalalaman yan. Hindi naman po porket, kumbaga kung yung post nyo po, madam, pina-private nyo lang, okay lang po sana, di po ba? Wala gaano makakapansin at makakita. Kaya lang marami kang followers maraming sumusubaybay at sumusunod po sa iyo. Kaya normal lang po, mga kaaldab, na may magre-react doon po sa sinabi nyo. Di po ba? Well, puntahan na po natin itong 6 years
pero nananatiling nakakatuwa, nananatiling masaya. Kapansin-pansin niyo rito yung reaksyon ni Mengay, di po ba? Talagang tuwan-tuwa po siya sa video na yan. Pero syempre, mga kaaldab, kumbaga throwback na yan eh, 2016 eh. Sabi nga ni Jose, marami pa raw pong mga magandang update o mga magandang throwback. Bakit hindi po yung Aldab Nation? Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Kay Alan Kay lang yung pinag-uusapan eh, pero bakit mo na naman sinabi yan? Bakit mo na naman in-update yan? Alam mo naman pong guilty sila kapag naririnig ang salitang Aldab. 2016 po kasi mga ka-Aldab eh, medyo malapit na malapit sa 2017. Tama po, 2017 na kung saan talagang bumuhos, at ito na pa rin po yung mga panahon na kung saan talagang masasabi natin na nagkakaroon nga po ng napakaganda, at talagang masasabi natin na kumbaga mga memorable na hinding-hindi makakalimutan. Kung yung kay Jose nakatatak na po sa puso niya, sa isip niya, eh lalo pa po yung sa atin, lalo pa po sa Aldab Nation na kung saan kinilig ng gusto, na kung saan talagang minahal po ng gusto, lalong lalo na po ang Aldab Nation. Uulitin ko lang po mga ka-Aldab, medyo na-miss na po natin yung mga ganito, na-miss na po natin yung mga ganyan, pero lagi ko naman pong sinasabi at paulit-ulit ko naman po itong ibinabato sa inyo. May kanya-kanya tayong pananaw, may kanya-kanya po tayong opinion. Ako bilang true-blooded Aldab Nation, gusto ko lang po maging updated po kayo. Gusto ko lang lahat ng mga kaganapan eh alam po ninyo bilang true-blooded Aldab Nation. Di po ba? Ito, maraming magre-react na naman nito. Maraming magsasabi, ayan ka na naman, Mr. Destiny, throwback na naman ang pinag-uusapan mo. Porket nag-throwback video yung 8 Bulaga, eh gusto mo mag-throwback video pa rin po yung Aldab. Alam ko naman po yan yung ibabato nila eh. Yan yung pambasag nila, yan yung lagi nilang sinasabi. Pero okay lang, at least dito mga ka-Aldab, eh lagi ko naman pong sasabihin at paulit-ulit ko pong sasabihin na maging matatag lang po kayo, maging kampante. Kasi sabihin na natin sila ngayon ang panalo sa social media, sila ngayon ang nangunguna, pero darating at darating naman po yung point na para po sa atin. Hindi man ngayon, hindi man bukas, pero nananatili pa kong kampante, nananatili tayong matatag po ba? Huwag lang po kayong maniniwala sa mga issue na binabato po nila. Kung ano sa tingin nyo yung paniniwala po ninyo, yun din po yung paniniwala ko.